Thank you. Okay, in today, ano, swerte talaga tayo at si George ay very masipag na kasama natin na mag-share ang kanyang nalalaman. This afternoon, we are going to learn. George, ano ba yung ituturo mo ngayong hapon na to? Regarding sa general guidelines ng conversion of medals to service credit leave, sir. Ayan, okay. So magandang usapan itong hapon na to, no? Marami tayong mga tao na bigyan ng medalya. Tanong, gagawin nyo sa medalya na to? And then, anong pagkakaalam ninyo kung anong klaseng, kung gaano karaming araw pwedeng i-convert yung ating medals into... Kasi hindi, noong araw, matandaan ko, binabayaran to, kinoconvert sa pera. Kaya matandaan ko na may isang general nun. Tinadtad kami ng ano eh, tinadtad kami ng medalya. Yun pala yung dahilan kung bakit kailangan maraming medal. Kasi may pera palang equivalent. Pero nagbago na po ito lahat at hindi na siya pera. Kinoconvert na lang po ito sa leave, service credit. Okay. So anyway, I hope this will be a productive afternoon. Marami na tayong natutunan. Nakatatlo na tayong usapang admin. Pasensya na kayo kung na-stop tayo. Pero gusto ko lang kayong i-inform na magiging tuloy-tuloy tayo once na ayos na namin dito sa admin yung tamang oras. Saka ma-schedule namin yung mga dapat nating matutunan. Kailangan ko rin yung tulong ninyo dyan sa district. Baka meron kayong gustong matutunan. Kahapon, nagkaroon ako ng pagkakataon na atenan yung performance review ng R1. At marami ako natutunan kahapon. In fact, naghingi din ako ng time para doon sa mga kasamahan natin sa R1, baka pwede natin silang i-invite para i-discuss naman nila sa atin yung nalalaman nila pagdating sa personal and records management. So again, ano, kahapon natuwa ako kasi ang dami pala nilang ginagawa sa R1 na hindi natin nakikita dito sa health service. In fact, marami rin ako natutunan kahapon na supposed to be dapat pala yun yung ginagawa din natin. But without further ado, no, sa ngayon, ito pa lang po yung pwede nating pag-aralan. And by the way, bago ko i-turn over kay Jordan, sa inyo po na nandyan sa district at sa mga kasamaan natin na hindi napanood yung previous nating mga seminars or webinars pala. In-upload na po namin sa YouTube, yung bago nating YouTube channel sa Police Management YouTube channel. Type nyo lang po or kaya baka i-share ko mamaya dito sa chat box. You can go there and watch yung previous nating mga webinars kung meron kayong mga hindi nakuha o hindi napanood. So pwede nyo balik-balikan ito on your most convenient time habang nagda-drive, no? Habang nagda-drive kayo pa uwi, habang nagja-jogging, or baka naman kayo ay wala ginagawa sa bahay, naglilinis kayo sa likod, no? Naglalaba. So habang naglalaba kayo, imbis na nagpapatugtog kayo ng kung ano-ano, ito yung magandang ano, magandang pakinggan. Ano ba naman yung habang naglalaba ka, nagkukusot ka ng ganyan eh, pinakikinggan mo ano yung pwede mong matutunan, di ba? At least habang naglalaba ka, may natututunan ka. So hitting two birds in one stone. So with that, I would like to again congratulate ulit si Jordan ano for coming up with this seminar again, no, webinar ng conversion of leave credits, conversion of medals to leave credits.
So again, thank you very much sa lahat na nandito. And kung pinapanood mo ito after na ito ay recorded na, enjoy nyo na lang po yung inyong oras para matuto. So thank you very much. And Jordan, take it away. Thank you. Okay, sir. Thank you very much po. Yes, good afternoon, sir, ma'am. Ito po ulit si PSSg Jordan po ng PRMS RMDU-NCRPO. Ang ating fourth topic is regarding sa general guidelines conversion of medal service credit. So ito po ang pinagkuhanan po nating basis, tatlo po 'yon. Napulcom Memo Circular 2007-009, Napulcom Memo Circular 2010-004 and Napulcom Memo Circular 2012-002 for the NUP. So the guidelines in the availment of LEB credits is number one, a maximum limit of 15 days service LEB credit shall be allowed every calendar year for PNP uniform and non-uniform personnel who had been or shall be confirmed with appropriate PNP medals in recognition of outstanding performance of police functions and activities. And then number two, service credit earned from the conferment of appropriate medals must be enjoyed by concerned PNP personnel within 1 year from the date of conferment. Otherwise, such unused service credit shall be deemed forfeited. So, mamaya ko na po ipaliwanag, sir. Babasahin ko lang po yung mga guidelines. So, number three, in no case shall service credits earned from the conferment of appropriate medals be added to the accumulative leave credits to be used in computation of terminal leave benefits of retiring PNP personnel as provided by existing laws and regulations. Then number four, the award must be confirmed first prior to its usage as supporting documents for conversion into service credit. Five, there shall be one time and complete utilization of the corresponding number of service credits of a particular medal or combination of medals. Otherwise, any remaining unused service credit for the said medals shall be forfeited. Number six, recycling of PNP medals for purposes of service leave is strictly prohibited. Then number seven, the last, service leave shall only be used after exhaustion of the mandatory leave. Number eight, reassigned detailed personnel shall bring with him, her, the certified true copy of his service credit, leave record, and turn over the same to the chief record section of the gaining office unit. And the application for service leave shall be separate and distinct from other leaves. So sa number one po, ang pinaka-maximum po natin is 15 days na service credit. Saan po natin kukunin po yung 15 days na sinasabi po? Yun po yung mga, mayroon tayong mga awards, medals, and its corresponding leave service credit. So doon po natin kukunin. Pero bago po natin pupuntahan yun, sir, iisa-isahin po natin. So yung number two, yung pag napa-i-confirm na po natin yung mga awards po natin kasi may equivalency po yun, upon confirmment po dun sa request po natin sa medal po natin, dapat 1 year po natin gamitin. For example, pag ang pinakonfirm po natin yung ating service leave, pag nag-effect this October 2021, so magagamit natin hanggang October 2022. 1 year po ang validity niya. After nun, sir, pag nag-expire na, pag lampas na po ng isang taon, hindi na po natin pwedeng idagdag sa ipapakonfirm natin na another na awards. Okay po, sir.
And then, bago po tayo makapag-avail ng ating service leave is kailangan po natin magpa-confirm ng mga medals. Like, yun nga po, yung medalya ng kadakilaan. So, mayroon po tayo ngayon na na-revise. So, sa old po, Sergeant Henson, yung sa old po, yung medalya ng kadakilaan, 5 days. Pero sa new na equivalency po niya, ang medalya ng kadakilaan na ngayon is 3 days. So, nabago po siya, mga sir, ma'am. Ganun din po yung medalya ng kagalingan, 3 days na rin po, dati po sa old na revive, 5 days, ngayon 3 days na rin. Marami pong nagbago at saka yung mga iba po, marami ding naidagdag na mga awards. So yun po yung mga corresponding na equivalency ng pag nagpa-confirm po tayo. Kunwari marami po kayong medalya ng kadakilaan, pag apat po yun, automatic po pag na-confirm, 12 days na po yun. So kung may medalya ng papuri po kayo, 2 days, 14 days na. Medalya ng pagkilala, 2 days. So 16. So yung 15 na equivalent ng mga medals, pwede nyo na po yung i-apply. Pero first and foremost, kailangan nyo pong i-apply muna yung mandatory leave bago nyo po ma-apply ang service leave. Pero dahil ngayon, sir, hindi po tayo na pagbibigyan dahil sa pandemic. So yung service credit natin na pinakonfirm nung una pa na expired na lang, na hindi natin nagamit. So dahil na-expired po, hindi po natin pwedeng i-renew na yun po yung gagamitin natin. So ang kailangan po natin ngayon, kung magpapakonfirm po tayo, yung bagong inisyo sa atin na mga awards. So andyan po naka-post po yung equivalency ng mga medals po. Okay mga ma'am, sir. Ngayon po sir, may idadagdag po ako regarding po dun sa mga kung saan po nakakuan po yung mga yung mga awards po natin. Mayroon kasi po dyan na operational awards, administrative awards, tsaka miscellaneous awards. So dyan po sa PowerPoint po, hindi ko na po na ilagay. Babanggitin ko na lang po. Pero nandyan po lahat ng mga klase ng awards na natin na pwedeng i-issue sa atin mga sir ma'am. Yung mga iba siguro wala po sa atin kasi kailangan po talaga na mayroon tayong mga activities na referring to that medalya na awards. Like po dun sa operational awards, madalas po kasi pag sa operational of awards, mahirap po na makakuha tayo. Like medalya ng kagitingan, kabayanihan, katapangan, kadakilaan, katangi-tanging asal, kagalingan, and then papuri at sugat ang magiting. So yun po yung under ng operational awards. Sa pag sa administrative awards naman po, under po niya yung medalya ng katapatan sa paglilingkod, katangi-tanging gawa, pambihirang paglilingkod, medalya ng kasanayan at saka papuri. Yan po yung under na administrative, yun yung PNP hierarchy of award na tinatawag po. And then sa miscellaneous naman awards, ito po yung medalya ng ugnayang pampulisya, medalya ng mabuting asal, medalya ng paglilingkod, medalya ng paglaban sa manliligalig, medalya na ng salanta, medalya na sa Luzon, Visayas, Mindanao, tsapa ng natatanging unit, and then mga tsapa ng kualifikasyon. Yan po yung mga under ng PNP hierarchy awards. Yung pong operational awards, administrative awards, and then miscellaneous awards. Yan po mga sir, ma'am. May mga tanong mga ma'am, sir. Kasi ito pong service
credit po natin, yung tinatawag na service leave, maiksi lang po ito, sir. Pinapakuan lang po kung ano po yung mga pwede nating ipa-confirm na mga awards. So kung mayroon po kayong mga awards ngayon, pwede nyo po ipa-confirm sa ating R1, and then bibigyan po tayo ng order noon, and then pwede natin i-apply pag pwede na pong i-apply ang service leave po. Pero ang maximum po, separate po dun sa mga others leave tulad ng mandatory, paternity, maternity, lahat po separate po ang service leave po. Ang pinaka-maximum niya, pwede nyo po gamitin within 1 year upon confirmment nung inisyong leave credits po natin. So 15 days ang maximum po. Pwede pong hiwa-hiwalay, pwede pong isahan po. After na ma-file nyo po yung mandatory leave at no, magamit nyo po yung mandatory leave po. Hindi nyo po pwedeng gamitin ang service leave na hindi pa po gamit ang mandatory leave. Yun lamang po. Okay. So malinaw, no? Ulit, i-review lang natin na para clarify natin lahat. So there, una muna, hindi ka pwede mag-apply ng service leave kung hindi mo pa na-exhaust ang mandatory leave. Tama, no? Yes, tama. Sir. Yes, sir. Paano journal kung ang pinail ko lang na mandatory leave, 3 out of 5. Meron pa ako natitilang 2. Pwede na ba yun? Hindi, sir. Dapat 5 days yung mandatory. Yes, sir. Okay. So, kailangan malinaw na mga kasama na dapat yung buong mandatory leave mo, na-exhaust mo na siya. Tsaka ngayon papasok yung service leave. Tapos, another clarification, no? Para ma-remind tayo. Effect kung, let's say for example, nabigyan ako ng award last year ng December, ano ba ngayon? December 9? December 8 last year. Applicable pa ba ito? Kung pina-confirm nyo agad, sir, nung na-receive nyo yung award nyo nung December 8, yung paglabas ng order December 16, dapat magamit nyo hanggang December 16 po as of now, sir. Ah. 1 year. So, ulitin natin, ano? Malinaw na kapag ikaw ay nabigyan ng award, ipapakonfirm mo muna siya. Pag hindi, yes, mo pinakonfirm, hindi mo pwedeng gamitin. Yes, sir. Kasi tapos, yun ang magiging basis natin, sir. Yun ang isasama natin pag file natin ng service leave. So, ang reckoning date ng service leave ay kung kailan siya na-confirm. Non-confirm. Yes, sir. And then, yung service leave natin na pwede mong i-accumulate for the year is not more than 15 days. Yes, sir. Okay. So, malinaw ha, mga kasama. So, 5 mandatory plus 15 days na service leave. So, that's a total of 20 days sa loob ng isang taon. Bah! Mukha na rin ano, no? Parang isang buwan ka rin nawala. Yes, sir. Clarification ulit, George. Pwede ko bang ipunin yung 20 day, yung 15 days na to? Hindi, sir. Valid lang in 1 year lang, sir, pag pina-confirm mo. Hindi, kaya. Yun nga yung ibig ko sabihin. Kung let's say, for example, naka-confirm ako ng 20 days. Ah, sorry, 15 days. Yes, sir. 15 days na service leave. Pwede ko bang i-apply to dire-diretso? Yes, sir. 15 days? Yes, sir. Pwede, sir. O, kalating buwan. Tapos, not to mention na hindi kasama ang Saturday, Sunday at saka holidays. Yes, sir. So, posible na umabot ng more than or less, just less than a month. Tapos, paano kung in-apply mo pati yung mandatory? Mandatory. Pwede, sir. Plus pwede, sir. 15 days. 15. Pwede, sir. Pwede ka pala mawala ng isang buwan. Yes, sir. Depende na po sa chip mo kung a-approvehan, sir. Yun lang.
Yun lang. Yes, sir. Kung aaprobahan yung ano mo, leave mo, di maganda. Kung hindi, yun lang. Kailangan mo talaga. Hati-hatiin, sir. Hatiin mo sa loob ng isang taon. Sige. Okay. So, pwede na natin ngayon i-open to open forum sa ating mga kasamahan in attendance. And I hope meron kayong magagandang tanong. Tanong na natin. Sige, open it. Open na sa open forum. Unahin muna natin. Sino ba? Sino ba mauna? Okay, open nga yung ating mga videos para malaman natin kung sino yung mga nandito. Yan, sa MPD mo na, MPD. Naka-open yung ano lang. Any clarification? Wala, sir, wala naman po, sir. Ah, wala, malinaw. So, malinaw yung lecture. Sir. Okay. Thank you sir. Sa MPD. Ayan, sila Cecil. Cecil, question. Yung, ano ba, mandatory? Yung mabuting asal ba pwedeng gamitin kahit na di mo pa nagagamit siya? Kasi pang year yun. Yung mabuting asal kasi, ma'am, di ba po, every 5 years sa continuous career natin, ma'am. So, pag pinakonfirm po natin, ina-acknowledge naman po yung sa health service po. Nasa kanila po kasi yung confirmatory, ma'am, tayo, i-request lang po natin para dun sa service credit natin po, ma'am. I-attach lang po natin yung ibibigay yung mga award, then i-endorse po natin sa higher headquarters. So sila po ang maglalabas ng order kung i-honor pa nila kung matagal na po yung mabuting asal. Kasi for example, ma'am, kung 10 years na po kayo in the service, depende po sa kanila. Kasi sa circular naman po kasi, ma'am, wala po nakalagay doon yung expiration. Basta ang importante, yung confirmatory po ng lab credits po. Okay, thank you. Yes, ma'am. Yun ang importante. Kasi ilang years yun. Hindi ba? Hindi ko pa ako yun. Thank you for that very good question. Thank you. Salamat. Okay, next. Baka mayroon pa po tayo sa iba. Ayan, taga QSPD. Baka mayroon kang tanong. Sir, okay naman na po, sir. Noted na po yung guidelines. Noted lang. Walang tanong. Walang concern. Walang concern. Wala naman po concern. Oh, sige. Okay. Sigurado, ha? Yes po, sir. Thank you. How about FPD? Ano itong Northern Police District? Ikaw na yata ko, Cecil, ano? Yan, sa Eastern naman. Eastern Police District. Master Sergeant Alga of Eastern Police District. Ayun. Sige, Banat. Tanong. Sir, malinaw naman po. Malinaw na malinaw. Yes po. Sigurado yan, ha? Baka ba mayroon na lang kayo. Sir, pwede ba namin yung medalya na po? Sige. Diwala, sige. Naintindihan ko. Yung justification na po? Sino pa ba nandito? Wala na sa sila. Okay. Sige. Sa ating patagalin to at kailangan mga short lang ng ating mga ganitong klaseng usapang admin. So again, ano, mga kasama, una muna pasalamatan natin at palakpakan natin si George para sa maganda niyang presentation, no? Very relevant. Especially patapos na ang taon at wala na. That's it. So next year na ulit. Next year, pagandahan na natin yung ating bakasyon. Bakasyon grande. Kung gusto nyo magbakasyon grande, mag-ipon na kayo ng medalya ninyo. Especially yung mga medalyang 5 days ang equivalent. No? Galing-galingan natin magkuha ng mga medalya na katulad nyan.
So nakita niyo naman yung listahan. Kung hindi niyo nakita yung listahan, padadala namin yung listahan sa ating Viber group. So abangan niyo yung pag-post natin sa ating Facebook page. At syempre, kung gusto ninyong malaman, balikan naman yung explanation ni Jordan, ba pwede ninyong pwede kayong pumunta sa Police Management YouTube channel. Nga pala, paki-like na rin at saka paki-subscribe na para pag may mga notification, pag meron kaming mga i-upload na mga training, mga kung ano man yung pwede naming ibigay sa inyo, no? Na i-share namin sa inyo. At least manonotify kayo. So I hope all of our district medical and dental unit personnel, paki-encourage lang po mga ma'am, mga sirs. Paki-encourage lang po, baka pwede pong suportahan yung ating Facebook page. Again, Police Management Facebook page po ito. I-type nyo lang sa Facebook, lalabas yun. At saka pwede nyo rin po, pakipuntahan na rin po, suportahan din natin yung Police Management YouTube channel. Marami na po kaming pinopost doon at on the coming days and weeks, we are going to upload several more, sabihin na natin, healthcare and police-related seminars, webinars, and information na kung saan kayo po ay matuto, di lang kayo natuto, magagamit nyo pa sa serbisyo. And even pag nag-retire kayo, baka magamit nyo pa. So abangan nyo po yung mga iba nating mga programa, katulad ng Coffee Mondays nga pala, mga kasama, no? I-plug in ko lang din yung ating Coffee Mondays wherein we discuss with our RAG PTD o yung advisory group natin sa RMDU in compliance to the PNP Patrol Plan 2030. So mga sir, mga ma'am, suportahan natin yung programa natin. Sariling atin po ito. Wala pong RMDU na gumagawa nito kundi NCRPO lang. So we are very proud na ito po ay isang initiative po ng ating butihing chief ng ating RMDU, si Police Colonel Nenita De Leon. We hope that you support these channels and Facebook page para naman po mas marami nakakaalam. Kasi kung hindi nyo po siya ipa-follow, hindi nyo rin po isa-subscribe, hindi po lalaki yung channel na to. Hindi po rin malalaman ito ng mga kasama natin. The only way po na makikita nyo po yung mga notification if you subscribe and you follow the FB page. Pag sinabing subscribe sa YouTube, pagka sinabing follow sa Facebook po yun. Magkaiba po yung term, pero pareho lang ibig sabihin. Okay? So with that, hindi ko na patatagalin, no? Again, we would like to thank you in behalf of our chief, si Police Colonel Nenita De Leon. We would like to thank everyone for participating in this webinar. Abangan po yung susunod nating webinar next time. Jordan, ano ba yung susunod natin? Meron ba? Napagod na yata. Ha? Ah, sa PE nga pala. Oh, sorry. I was just reminded. Sorry. Short-term memory. Senior moment. Next time daw po, ang susunod na natin ay yung magtuturo naman sa atin yung taga-PE, yung physical examination section natin. Ituturo naman nila yung mga, yun nga lang, hindi ko alam po yung topic nila, pero it has something to do with physical examination. Baka yung APE, PFT, baka rin po yung recruitment. No? So tingnan natin, tatanungin ko pa sila kung ano yung gusto nilang i-discuss and hopefully yung i-discuss nila is something that you will learn. Kung alam nyo na, at least maklarify lang din sa inyo. And at, kung meron kayong mga agam-agam, baka may mga hindi kayo naiintindihan o baka may mga chismis, eto na yung PE para i-clarify ito mga ito. Okay, so with that, maraming salamat ulit and hopefully stay safe po tayo. Malapit na ang Christmas party. Mag-celebrate. Ano ba celebration nyo dyan sa district?
Meron bang malakihang district Christmas party? Anyway, kumusta na lang sa inyo mga team leaders at other officers dyan. Thank you very much, and again, thank you to George for the wonderful webinar. With that, we now end this webinar and have a great day. Thank you po. Maraming salamat po. Goodbye. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. Shout out to Sir. Thank you.